Good day, everyone. This is the National Service Training Program. And today, we will have a preview on disaster risk and hazards in the Philippines. That is the objective of the presentation. And the outline are types of hazards, case studies of worst disasters in the Philippines, the natural and human-induced hazards, effects of disasters and calamities, the CAPIS threat assessment, CAPSO mitigation and initiatives, and the early warning system. Why Philippines is prone to hazards and disasters? We have two reasons. The Philippines is vulnerable to almost all types of natural hazards because of our geographical location. Number two, the Philippines lies along the Ring of Fire. Okay, balikan po natin yung geographical location ng Pilipinas. Ang mga bagyo po bago dumating sa Pilipinas, dito po nagsisimula sa North Pacific Basin or tinatawag natin na Typhoon Belt. At ang Pilipinas po ay nakalutang sa napakaraming bulkan. Mahigit po 200 na bulkan ang nandito sa Pilipinas. We have hydrometeorological phenomenon and hazards. We have also geological phenomena and hazards. Sa hydromet po, dyan po nabilong ang typhoon, yung mga bagyo, thunderstorm, baha, storm surge, saka landslide. At pag sinabi po nating geological, yun po ay earthquake, paggalaw ng lupa, kasama na yung mga volcanic eruptions. So dalawa po yan. Hydromet, saka geological. A preview of Philippine disasters. Ito po yung dalawang case study na ipipresent ko sa inyo. Yung case study number one, the Cagayan de Oro disaster. Ano ba nangyari sa Cagayan? Posible kaya mangyari sa Capiz? I-preview po natin. Ito po yung city proper ng Cagayan de Oro. Ito pong city proper na papaligiran mga barangay, Carmen, Makasandig, Balulang, Barangay Consolacion, city proper, Barangay Kauswagan. Tingnan po natin ito bilang isang example. Malapit po sa river yung isang area. Now before ng disaster, after ng disaster, na-wipe out sa mapa yung isang village. Okay, napakasakit. Another example. Ito yung tinatawag na Isla de Oro ng Cagayan de Oro, malapit din sa river. Before ng disaster, after ng disaster, na-wipe out sa mapa ang Isla de Oro. Ano nangyari? Okay. Isang example. Ang bahay na ito ay 3-story building, 3 palapag. Try to imagine ano kataas yung baha, yung plus flood na dumaan sa Cagayan de Oro. Okay, ganun po kataas, more or less 20 feet ang taas ng baha. Okay. Marami pong namatay, maraming missing. Yan po, na-wipe out ang buong community. May natira po ng mga bahay, siguro matitibay yung mga pundasyon, so hindi po sila na-wipe out yung iba. Yan. Na-wipe out lahat ng mga bahay dala ng flash flood. Mahigit 700 yung mga namatay, mahigit 400 yung mga missing, dala po ng Typhoon Sindong sa Northern Mindanao. Okay. Mga survivors. Ayan po, makikita po natin lumulutang yung mga survivors sa Iligan Sea. Ayan. Marami po mga missing hanggang ngayon, hindi pa po nakikita. The cry for help. Imagine nyo na lang kung kayo yung nasa kalagayan nila. Umiiyak, humihingi ng tulong kasi walang makain, walang mainom dala ng disaster. Okay. 4 taon po before dumating yung bagyo,
yung disaster na ito sa Cagayan de Oro, yung napakalakas na blast flood. Yung mga scientists po natin sa Pilipinas, mula po sa Manila Observatory, yung mga expert ng WWF, at saka yung mga expert ng UP Geological Society, nagbigay po ng warning sa Cagayan de Oro na yung mga area na yon, barangay, subdivision, mga structures na nakatayo sa tabi ng ilog, napaka-delikado po at napaka-prone po nila, vulnerable po sila sa flash flood, pagbaha, at ano pa mang kalamidad. Wala. Wala nangyari. Pikit-balikat lang yung mga opisyal natin noon. Kaya ito nangyari sa Cagayan de Oro. Lessons learned. Science and politics do not blend. Tama po ba? Science and politics do not blend. Noon yan, noon. Kasi yung mga politiko natin noon may kanya-kanyang agenda. So, ayaw paniwalaan yung mga sinasabi ng mga expert po natin pagdating sa kalamidad, sa mga hazard, sa mga disaster. Kaya ito, lessons learned. Case study number one. Punta tayo sa case study number two. Itong Ginza Ogon disaster. Nangyari po sa Southern Leyte. Ano nangyari sa Ginza Ogon? 10 days po na umuulan. Walang patid, diretso-diretso. Try to imagine gaano kalakas na ulan yan. Sinamahan pa ng earthquake, 2.6 na lindol. Hindi pa na kontento, nag-landslide pa. Sinamahan pa ng rock slide, yung mga bato galing sa taas ng bundok. Puro yung mga tao, kababayan natin, ayaw umalis. Ayaw po nilang iwan yung kanilang kalabaw, yung kanilang baka. Lahat ng mga alaga nila, ayaw nilang iwan. Sabi na matatanda, "Sir, ma'am, matagal na po kami dito. Pumuti na yung buhok namin. Wala nang yayari sa amin dito." Pero sabi po ng mga expert natin, "Ma'am, sirs, lola, lolo, nanay, tatay, maawa kayo sa sarili nyo. Napakadelikado po ng kondisyon nito ngayon. Dahil sa mga warnings na ito." Ayaw maniwala. Ano nangyari? February 17, 2006, alas 10:30 ng umaga. May klase po, mga kasama. Nagkaroon po ng mudslide. Mudslide. Ito po yung kinukonsidera natin na pinakamalalang disaster na nangyari sa Pilipinas. Ito po. Mahigit po 1,857 residents ang nakatira dyan sa area na yan, 1,800 po yung namatay. The community was buried 30 to 50 feet of mud. Try to imagine, 10 to 50 feet of mud yung tumambak po sa buong barangay. Okay. The first responder was on site 5 hours after ng disaster. Wala pong pumasok ng mga kalapit barangay dyan. Natatakot siguro. Kaya yung mga Philippine Army po natin, sila yung naunang dumating sa site. Pero take note, time element, 5 hours after the disaster. Yun lang po yung pagpasok ng mga rescuer on site. Siguro mga 1 hour, 30 minutes after, marami pang nasagip na buhay dyan. Kung pumasok ka agad, kung nakarating ka agad sa authority yung balita na may nangyaring masama sa barangay. Isang bata at isang matandang babae ang nakuha pong buhay pagpasok ng ating mga rescuer on site. Pero 5 hours after. Sa kasamang palad, 2 hours after, ang batang ito namatay. Bakit po? Marami pong nalulona, mad. Pero yung matanda na buhay po. 375 na bahay, totally natabunan ng mud. 246 na children. Try to imagine, may klase po sila. May klase during that time. Kasama po yung 7 teachers nila natabunan ng buhay. Sakit, di ba?
paano kung nangyari yan dito sa atin sa Capiz. Okay, sa labas po ng school mayroong anniversary ang kanilang kung dito sa atin tinatawag natin na BHW, Barangay Health Workers. Kasama po yung mga husband nila. Mahigit kumulang malapit sila sa mga 100 person plus nandoon sa kanilang gathering, lahat po sila. Supposed to be sila sana yung mga first responder. Sila din po ay biktima din. Kinagabihan, dumating po yung tropa ng Red Cross. So naka-rescue sila ng 53 persons. Nakuha po nila 28 yung injured. 152 na bodies yung nakuha nila sa MAD. At naka-registered ng 410 survivors. Tumulong po sila sa rescue operation. Ayan po. Galing po sa international response, marami pong tumulong sa site. Dumating po yung Spain, Turkey na mga responders, Japanese, Taiwanese, Malaysia, kasama po yung Indonesian Army. Multi-international airport na po nangyari dyan para to conduct rescue and retrieval operation. 3 days after ng disaster, yung mud po na ito matigas na. So pwede nang lumakad-lakad dyan yung mga responders natin. Matigas na po. Kaya lang, try to imagine, 10 to 15 feet of mud. Yung gamit-gamit lang nila, paka, piko, di kaya. Okay. Yan. Pag napunta tayo ngayon doon, makikita po natin yan. Parang in memory of the dead. Lessons learned. Huwag po nating ignore ang warning ng kalikasan. Ang kalikasan po ay mabait pag inabuso natin. Yun. Yun yung nangyayari. Case number 2. Sana po huwag po sanang mangyari yan dito sa Capiz. Ano po yung mga tinatawag natin na natural hazards? Okay, marami po. Bagyo, lindol, landslide, mga pagbaha, lindol, ano pa? Drought. Yun po yung mga sample ng natural hazards. Ano naman yung mga hazards na kagagawa ng tao? Dati tinatawag natin na man-made. Pero ngayon, tinatawag natin na human-induced hazards. Okay? Marami dyan. Mga aksidente, aksidente sa dagat, sa himpapawid, ano pa? Ayan, makikita yun sa slides. Okay, ano naman yung mga major effects ng disaster? Pag may dumating na kalamidad, may dumating na disaster, ano po yung nakikita nating mga epekto? Okay, loss of human life, hindi talaga maiiwasan, may patay. Yun, pag walang preparedness at saka paghahanda. Loss of animal life, maraming namamatay na mga alaga natin. Loss of properties. Nasisira po yung mga bahay natin. Loss of basic services. Nawawasak ng mga tulay. Nawawasak ng mga poste ng kuryente. Nawawasak ng mga basic services po natin. Halimbawa, school. Tingnan nyo yung nangyari sa school na yan, dala ng disaster. Yung mga ospital, hindi po ligtas sa disaster ang mga ospital. Vulnerable din po sila. So ano mangyayari sa mga pasyente natin, kawawang kawawa. Yung mga daanan natin, tingnan nyo yan. Dala ng lindol, landslide, erosion, at marami pa. Mga tulay, napuputol dahil sa flash flood, baha. Ito, kuryente. Napaka-basic po niyan sa buhay ng tao. Pag walang kuryente, iwan ko lang. Tubig. Mabuti na lang may tubig kahit walang kuryente.
Ito, ang tao ngayon, lalo na yung mga youth natin, hindi yata mabubuhay pag walang cellphone eh. Alam mo naman natin ang telecommunications ay napaka-basic ngayon sa buhay ng tao. Pero pagdating ng hazard, mga kalamidad po, disaster, hindi po kaagad-agad nare-restore yan. Okay. So kaya kailangan paghandaan. Loss of livelihood. Kawawa yung mga farmers natin, yung mga pressure folks natin, kasi yung livelihood nila apektado ng mga kalamidad at disasters. Halimbawa, rice farming. Tingnan yung nangyari sa Palayan. Dala ng baha. Yung mga corn sa bundok. Prone din po yan sa mga hazard and calamity. Okay. Ito mga fish cages, mga fish ponds ng ating mga fisher folks. Kahit anong kalamidad at disaster yung dumating sa dito po sa atin, Panay Island, particularly sa Capiz. Ang tao po, tayo po ay dapat maging resilient. Okay. Magbibigay lang po ako ng mga advantages. Tayo po, sabi ng mga taga ibang probinsya, napakaswerte po ng mga nakatira sa Panay Island. Bakit po? Kasi nandito sa atin yung lahat ng pangangailangan. Pag may disaster, may kalamidad, ang mga nakatira po sa Panay Island ay kayang tumayo muli, kaagad-agad. Nandito kasi sa atin yung bigas, mais, sugar, mga prutas, seafoods, napakayaman po ng Panay Island. Isa lang po yung medyo kulang sa atin, mga vegetables. Okay. Pagdating po sa lifelines, tingnan nyo naman, 1, 2, 3, 4, 5, 5 airports nasa Panay Island. Lifelines po yan in times of disasters and calamities. Marami pong major seaports sa Panay Island. Lifelines po yan pag may mga calamities and disasters. Kaya nga, sabi ng iba, napakaswerte talaga ng mga taga Panay Island. Okay, punta tayo sa Capiz. Dito lang sa Capiz, sa atin. Ano po yung mga threats na dapat nating paghandaan? Ang tanong, safe bala ang Capiz? Safe bala mag-start sa Capiz? Lang taon ta? Typhoon. Okay. Alam naman natin ang Capiz palaging dinadaanan ng typhoon. Diba? Try to see the slide. Ang pinakarami pong typhoon ay dumating noong 2013, 25, kasama na dyan si Tita Yuli. Yolanda! Remember Yolanda. 2013. 2019, 21 typhoons. Iwan ko ngayong 2020. Ilang typhoons kaya? At may pagbabago po sa ating warning system. May 2015, binago po ng PAGASA yung warning system natin. Dati-dati, signal number 3 lang yung Pilipinas. Signal 1, signal 2, signal number 3. Pero ngayon, mayroon tayong signal number 4 at saka signal number 5. Dala po yan ang pagbabago ng ating klima, pagbabago ng panahon, mas lalong lumalakas yung mga bagyo. Baha. Isa po sa primary na problema ng Capiz ay ang pagbabaha. Bakit man bumabaha yung Capiz? Tingnan natin, no? Parang a part of life na lang. Okay. Yan. Sa mga rural areas natin, hindi ligtas sa baha. Yan. Try to imagine. Kahit may baha, tuloy na tuloy yung pagburol sa kapatid natin. Bakit ba binabaha ang Capiz? Okay. Ang river system ng Capiz ay mahigit kumulang 150 kilometers pag dinugtong-dugtong po natin yan. Sigurong haba niyan mula Rojas City hanggang Guimaras. Yung haba ng river system ng Capiz. Okay. Tingnan nyo yung Panay River. Napakaganda, napakasirin. Kapag walang masamang panahon, ang ganda puntahan.
pag sumungit yung panahon, may baha, may flash flood, ito yung nangyayari sa Panay River. Ang daming debris na sumasama sa flow ng tubig galing sa taas ng bundok. At ito yung pinakamalala pag nag-overflow na talaga yung sobra-sobrang tubig. Yung mga highways natin, hindi na madaanan dahil sa baha. Apektado na. Sa Agkilo, Panitaan po ito during ng survey namin. Try to imagine, nakala natin sa yung sa Manila lang nangyayari yung ganito. Dito sa Capiz, nangyayari din. Okay. Nga ginabaha ang Capiz. Yun. Pamangkutinas ang grade 1 pupil. Sir, nga ginabaha ang Capiz. Hindi ko talaga malilimutan yung quote na yan ng isang grade 1 na nagtanong sa akin. Okay. Okay, tingnan po natin. Nung last year po, January 29, nag-aerial survey po kami sa buong probinsya ng Capiz. On board po kami sa dalawang helicopters. Kasama po namin yung mga team ng Air Force, OCD, Provincial Disaster, EBS-CBN, at saka yung local media po natin, DYBR, saka DYOW. Kasama pong kapso dyan sa aerial team. Naglibot po kami sa Pram Tapas, lahat po ng municipality, dinaanan po namin na tiningnan yung nangyayari during after po ng Typhoon Ursula at Agaton. At ito po yung tumambad sa amin. This one is in Dao ito. Dao area ito. Okay? Sigma, Mambusaw area. Sigma. Nandito po yung Capiz State University campus ng Sigma. Okay. Ito, Panitan. 3 days after po ng baha. Tingnan po natin yung highway. That nung first day, second day, hindi po kami makadaan dyan ng OCD team papuntang Ponte Pedra kasi hindi po madaanan. Overflow po yung highway. Ito po, 3 days after na. Okay, Ponte Pedra, municipality o Ponte Pedra town proper. Tingnan nyo, lubog sa baha. Now, ito yung na-discovery ng team. Masyado na pong silted yung Panay River. Tingnan nyo, marami ng silted material sa gitna mismo ng Panay River. Mula po Tapas, binaybay po namin yung Panay River. Mula Tapas, dumaan kami ng Dumalag, Kuwartero, down to Sigma. Pumunta ulit kami ng Hamindan to Mambusaw. Baba ng Panitan down to Tinagong Dagat. Ito pong tumambad sa amin. Ito po yung pinakabunganga ng Panay River. Ito po ay dagat. Tinatawag po natin na Tinagong Dagat. Lahat ng tubig sa loob ng Capiz dito lumalabas. Kaya pala binabaha yung Capiz kasi yung tubig hindi na makalabas. Silted na pong masyado yung Tinagong Dagat. Pag low tide, hindi mo matatawag na dagat, parang disyerto. Kahit may baha sa loob ng Capiz, dito pag low tide, walang tubig. Hindi po masyado makalabas ang tubig. Isa po yan sa na-discover ng team. Tingnan nyo to. Island Barangay ng Manapaw. Tinagong Dagat. Ito yung mouth ng Panay River. Dito lumalabas yung tubig. Hindi na masyado makalabas dahil puno na ng silted materials yung Tinagong Dagat. Okay, wide shot. Tingnan niyo 'tong brown na 'to. Dagat po ito. Itong area na 'to that was Pilar, President Rojas, Panay, Ponte Pedra area. Ito yung bunganga ng Panay River. Dalawa po ang nilalabasan ng tubig from Capiz. Itong river na ito saka itong river na ito. Yan. Hindi po masyado makalabas ang tubig dahil po sa silted materials na nandoon ngayon sa Tinagong Dagat. Okay? Tingnan nyo, brown na brown. Pero sa loob, bahang-baha ang Capiz. Okay. Ari ang nagpamangkot nga grade 1 pupil sa akin, siya man nagsabat sa iya nga pamangkot. Sir, kabalo ka bala nung mayor nga kabangdanan nga man gabaha ang Capiz? Pam! Pinakitaan ako dahil sa picture sa cellphone. Sir, oh, tingnan mo, brown na brown yung kabundukan. Totoo naman, di ba?
Try to imagine a grade 1 pupil, yun yung mindset niya. Kasi pinuputol yung kahoy. Tinutroso yung kahoy. Marami kasing magagawa sa kahoy. Okay. Pinuputol yung kahoy para tamna ng paborito nating mais. Okay. Yung iba, kinakaingin. Uso pa rin hanggang ngayon, kaingin system. Hindi mawawala. Okay. May solusyon, paihan, ang pagbinaha sa kapis. Okay, kamu mangkuton ko subong. May solusyon, paihan, para mapungga na ito ng pagbaha sa kapis. Okay. Okay, right now, we have a project na ongoing pa po. Itong tinatawag natin na Panay River Basin Integrated Development Project. Ganda po ito. Para, isa po itong solusyon para po mamitigate natin yung pagbaha sa Kapis. Yung NIA po kasama po yung ibang agency ng ating gobyerno, gagawa po sila ng tinatawag natin na canal system. Dalawang canal system. Mula po sa upland, Hamindan area, Tapas area, gagawa po sila ng canal system para daanan po, daluyan ng tubig, ng sobra-sobrang tubig pababa. At saka, irirehab po yung ating Panay River. Okay, tingnan po natin pagdating doon papuntang Tinagong Dagat. Okay, dati-dati, yung tubig sa Ponte Pedra lumalabas sa Tinagong Dagat. Ngayon po, gagawa po sila ng tinatawag nila na floodway. Mula po Panitan, didiretso yung floodway papuntang Hamul-Awon, saka Kugon area. Doon po dadaan yung floodway. Hindi na po dadaan yung tubig sa Tinagong Dagat. Kasi hindi na makalabas eh. So gagawa ng bagong floodway para pag bumaha sa loob ng Kapis, diretso-diretso na doon. Balik tayo sa realidad. Sa Kapso naman, anong ginagawa ng Kapso para makatulong, makamitigate, makaprevent, at saka mga inisyatibo na makatulong sa mga ganitong sitwasyon? Okay, marami po. Sa Kapso po, maraming ginagawa. Sampo lang. Tree planting. Ang sarap pakinggan, di ba? Tree planting. Pero ngayon, tinatawag natin yan na tree growing. Paano ba naman? Pag tree planting, picture-picture lang after ng tree planting, wala na. Pinabayaan na yung tinanim na kahoy. Wala nang follow-up. Pero sa tinatawag po natin na tree growing, parang mag-aalaga ka ng aso, mag-aalaga ka ng baby. Mula pagkabata hanggang lumaki, inaalagaan mo. So yun yung ginagawa natin ngayon, tree growing. Hindi na po tree planting. Kasi pag tree planting, plant tayo, picture, bye-bye. Pero sa tree growing po na tinatawag natin, mula pagkabata ng tree, alagaan natin hanggang lumago, lumaki. O, di ba maganda? Okay. Ano pa? Bamboo planting. Okay. Bamboo pala, sabi ng mga expert ng Japan, nung pumunta sila dito sa Kapis, ang pinakamagandang itanim sa gilid ng river system natin ay bamboo, hindi kahoy. Dahil mainam po yung bamboo na kumapit ng mga soil po natin para ma-prevent po natin yung erosion sa river banks. So, bamboo. Mangrove planting. O, di ba? Maraming mangrove sa Kapis, pero mas lalo po nating pinararami. Kasi, mangrove is one mitigation po natin laban sa storm surges, laban sa posibleng tsunami, laban sa mga lalaking alon, pag may bagyo, pag may daluyong. Mga kwan po yan, Kapso student, NSTP student ng Kapso last year. Nagtatanim sila ng mangroves. River cleanup. So yung mga NSTP student po ng Kapso main campus, active na active po yan pagdating sa river cleanup. Okay, yan. Kasama si sir, yung mga student niya sa NSTP. Yan po. Isa pang initiative na ginagawa ng Kapso, clean up drive.
sa ating pong mga river bank, sa ating mga seashores, beaches, yan. Kasama si Sirs at yung mga student officers ng ECC at saka ng FLP. Sila po yung nangunguna sa gawain ito. At ito po ang isa sa mga mahalagang ginagampanan ng CAPSO ngayon, yung community awareness at saka preparedness drive. Hindi po nag-iisang CAPSO dyan. Kasama po natin yung provincial government, PDRRMO, yung mga partner safety agencies natin tulad ng Red Cross, PIRE, PNP, DILG, ano pa, DSWD, marami pa po. Sama-sama po kami sa awareness saka sa preparedness drive down to the grassroots level. Hindi lang po sa school, pati po sa community. Kasama po ang CAPSO dyan. Now, early warning system. Paano po natin mamonitor? Paano po natin malalaman na may mga hazard na darating sa CAPIS? Okay. Dati-rati po ito yung manual system na ginagamit, di ba? Sa ilalim ng tulay may mga marking system. One way po yan ng early warning. Na pa makikita po natin kung gaano nakataas yung tubig. Malalaman natin na, uy, nasa pula na yung tubig, delikado na. Mag-evacuate na tayo, mag-prepare na tayo. O, tulad nito, gumagawa sila ng flood marker saka mga symbols, mga signs na makikita visually. May nagtanong na naman sa akin yung grade 2 naman, sir, paano yan pag gabi? Hindi makikita. Sabi ko may flashlight naman. May mga spotlight naman tayo. May teleskopyo yung mga responder natin, so makikita nila yan paggabi. Okay. Ito yung bago ngayong ginagamit ng mga agencies natin. Tinatawag natin na automated sensors. Na kahit wala ka dyan, hindi ka na pumunta dyan sa river, kahit nandun ka sa Manila, titingnan mo lang sa laptop, malalaman at makikita mo kung gaano kataas yung tubig sa river na yan. Dito sa CAPIS, lahat ng major river po natin mayroon ng sensors. Okay? Mula sa Tapas, sa Mindan, down to Panitan, Ponte Pedra area. Yan. Automated rain gauge system. Ito po, minimissure po nito yung tubig na bumabagsak galing sa taas. Advanced early warning system po ito. Nagbibigay sa atin ng 6 na oras para makapag-prepare tayo. Okay, sa CAPIS po, marami nang linagay na ganyan. Lahat halos ng munisipalidad mayroon. Ang tanong, sir, tayo sa CAPSO, mayroon ba tayo niyan? Siyempre naman, CAPSO tayo. So, sa CAPSO, mayroon tayong tinatawag na EWS, mayroon tayong tinatawag na ERG, okay, isa-isahin po natin. Automated rain gauge sa CAPSO Pilar. CAPSO Pilar po ito. Yan. Maintained and operated by DOST. CAPSO Dumaraw, mayroon din po tayong rain gauge. So, 2 na. San pa? CAPSO Ponte Pedra. Automated weather station. Ito naman in partnership po sa ating Sugar Regulatory Agency, SRA, para po makatulong sa mga farmers natin. Magbibigay ng advance warning. Hydromet, akala ng mga kapisinyo sa airport lang may pag-asa. Sa CAPSO po, napakalaki ng pag-asa kasi mayroon tayong station sa CAPSO Burias. So dito sa CAPIS, dalawa po yung station ng pag-asa. Ang isa nasa Rojas Airport, ang ikalawa nasa CAPSO Burias. So di ba, napakaswerte talaga ng CAPSO. Try to imagine yung probinsya ng Aklan, probinsya ng Antique, dito pa minsan kumukuha ng weather update sa CAPSO Burias. Kasi yung Agromet station na ito, ang purpose, tulungan yung mga magsasaka, tulungan yung mga industriya natin sa pagsasaka na may bigyan sila ng advance warning regarding po sa
weather system natin sa Pilipinas. Okay, tingnan nyo naman kung ano yung mga equipment na makikita natin dyan sa Ruas Airport, Pag-asa, doon sa Capsule Boreas, ganun din po, mayroon din po sila. Okay, yan. Capsule Boreas. Dito po sa Capsule Main, mayroon din po tayong mga monitoring equipment. Nag-partner po tayo sa DOST DRRU unit nila. Okay? So mayroon tayong mga system na ginagamit para ma-monitor po natin yung bagyo, ma-monitor po natin yung lindol. So kompleto po tayo. Doppler radar. Wala tayong Doppler sa Capiz. Pero yung Doppler radar ng Iloilo, cover na po yung probinsya ng Capiz. Ano po yung ginagawa ng Doppler radar? Sir, ano po yan? Para saan? Ito po yung radar image ng Doppler. Diba, sample lang to ha. Nakikita po natin na sa kaulapan, sa taas, ang daming tubig. Ito, tubig ito. Pero hindi ibig sabihin na may makikita kang tubig sa Doppler radar, lahat babagsak. Hindi po. Yung bumabagsak na tubig sa ilalim, sa lupa, ay yun kaninang mga advance warning, yung ERG, yun po ang bimimisyor. Ano ba kadaming tumig yung nahulog mula sa taas? So try to remember nito ha. Pag nasa taas, Doppler. Pag yung tubig nahulog na sa ilalim, ang nagmimisyor niyan, yung automated rain gauge po natin. Mayroon tayo sa Capso Pilar, Capso Dumaraw, saka sa Capso Ponte Pedra. Maliban pa po doon sa Agromet Station sa Capso Boreas. Earthquake, isa po sa threat sa Capiz. Try to imagine ano karami yung earthquake na dumating sa buong Pilipinas. Tingnan nyo naman yan, parami ng parami. Ang Panay Island po, ito yung Capiz. Panay Island, napapilibutan po tayo ng earthquake generators. Mga faults, kung sa dagat, tinatawag po natin ng mga trends. Ang tanong, ang Capiz sir, ligtas ba sa lindol? Hamindan sa Catapaz area, mayroon pong earthquake faults dyan. Dalawang segment. Yan, ito. West Panay fault, tinatawag natin na West Panay fault. Sa Hamindan sa Catapaz area. Sir, pwede bang pumunta dyan? Ang ganda ng site doon. Pero ngayon, may bago pong na-discovery na may isa pa palang fault sa Antique. Hindi pa po natin yan makikita sa ibang mapa, pero sa updated na maps ngayon ng DOST, nakalagay na po yan. Hindi na dalawa, kundi ito na, tatlo na sila. Yan! Ang ganda ng site. Diba? Pagpunta ka doon, ang ganda ng site. Pero sa ilalim pala, nandyan pala yung fault. Panay fault. Ito, Aklan River. Capiz ito, Aklan dito. Itong river na to, ito yung fault. O, diba? Sarap maligo dyan. Ang ganda ng mga isda. Aklan River. Pero di mo alam, fault na pala ito. Okay. Kailan po, sir, huling lumindol sa Panay Island? Okay, balikan po natin yung history. 1948 po. 8.2 magnitude. Sabi na ng mga lolo at lola natin, 20 days na may aftershocks. At sabi ng mga expert na nakausap natin, yung shaking po ng ground, mararamdaman po from Hulu to Apare. Nangyari po yan noong January 25, 1948. Alauna po ng umaga. Mahigit kumulang alauna ng umaga. Huli siyang gumalaw noong June 14, 1990. August 15, 2016. Now, sabi ng mga expert, pasalamat tayo kasi gumagalaw. Kahit papano yung energy na nandyan sa ilalim ay nare-release. Kasi pag hindi gumalaw yan, yung energy sa ilalim lalong lumalakas, lalong tumitipon siya. Lumalaki siya, lumalakas. Eh, paano kung biglang, boom! Kaya pasalamat tayo kahit papano gumagalaw siya. Okay, para yung
energy sa ilalim unti-unting mababawasan. Tandaan po natin, ang lindol po ay hindi nakakamatay. Ang tao ay namamatay dahil po sa nagko-collapse na mga structure or building. Okay? Sir, dito sa Capiz, posible kaya maglindol? Malaki po yung posibilidad. Kasi noong October 2016, lumindol po sa Capiz. Kaya lang sa dagat siya. Ito, makikita po natin. 26 kilometers northeast of Panay, Capiz. Municipality of Panay. Yan po. Kaya, kahit sabihin po natin na wala namang fault line dito sa area na to, ba't lumindol? Oh, ibalik ko yung tanong na yan. Lumindol nga eh. Walang fault line dyan, lumindol. So, ibig sabihin, kahit saan palang area, posibleng pagmula ng earthquake. Ano naman sir yung mga monitoring natin sa earthquake? Marami po. Dito sa Capiz, mayroon tayong seismic station. Nandun po sa taas ng bundok sa Hortos Botanicos, Barangay Milibili, Rojas City. Ito po yung mga equipment nila. Monitoring equipment. Yan po. Sensors. Dito po makikita natin sa screen, parang TV screen siya, na makikita mo dyan gaano kalakas yung shaking ng ground. Ito naman sa Capsule Main. Mayroon tayong monitoring ng Capsule Main. Real time. Kaya kaagad-agad, magsa-sound siya ng alarm. Ibig sabihin, may lindol. Pag pindot mo sa control, makikita mo kung saan nagmula yung lindol, gaano sa kalakas, anong posibleng damage or hazard ang may dudulot niya. Posible kayang magka-tsunami? So malalaman po natin yan kasi mayroon tayong mga equipment na naka-install dito sa Capsu Main. Okay, Capsu DRRM Mitigation, Prevention, saka mga initiative. Yan po. Mga student po yan ng Capsu Main. During ng earthquake orientation, saka ng drill and simulation exercises. Ang Capsule Main po ay nangunguna palagi pagdating sa earthquake preparedness. Kasi hindi nga tayo safe eh. Vulnerable, saka prone tayo sa lindol. Fire orientation and drill. Mga Capsule student po ito. Yan, nagdi-drill po sila, simulation ng fire, under the supervision ng Bureau of Fire Protection personnel. So kailangan may personnel talaga para maturuan sila ng proper, hindi lang basta-basta, hindi lang po sinasabi na for compliance, but proper way of doing the thing. Yan. First aid, ano pa, rescue, response, communication, lahat yan tinuturo sa mga Capsu student natin. Lalong-lalo na sa INSTP students. Pagdating naman sa community, ang Capsu po ay palaging nasa forefront. Typhoon, flood, evacuation drill. Mayroon din tayong tsunami drill at iba pang drills. Para naman po yan sa mga community natin. Ano pa ibang posibleng hazards na posibleng dumating dito sa atin? Sa Capiz particularly. Sir, prone po tayo sa tsunami? Tsunami. Okay. Yung fault na nakaharap sa Rua City, yung Tablas fault, yung dyan sa may Boracay, papuntang Romblon, pag gumalaw po yan ng malaki, sabihin na natin mga 8 plus magnitude, may posibilidad po baka magka-tsunami na sa harap po ang Rua City. Sapian, Ibisan, Rua City, medyo tago po yung Panay at Pontevedra, pero nasa front line naman yung municipality ng President Roa sa Kapilar. So, vulnerable tayo pag gumalaw ng malakas itong Tablas fault. Baka, posibleng magka-tsunami. Kaya dapat paghandaan po natin yan. Pero itong mga nasa upland area ng Capiz, wala kayong problema, napakaswerte nyo, hindi kayo maaabot ng tsunami. Okay, storm surge. I-clarify natin ito. Sir, ano bang pinagkaiba ng storm surge at tsunami? Pag sinabi nating tsunami,
dala ng earthquake. Pag storm surge naman, dala ng bagyo. So pag may earthquake, posibleng magka-tsunami kung yung origin ng earthquake sa dagat. Pag may bagyo at malalaki yung alon, tinatawag natin yan na storm surge. Take note of that, lalabas yan sa exam. Okay, sir, saan naman yung vulnerable area sa Capiz na posibleng magka-storm surge? May isa pong barangay na in-identify yung ating mga experts. Sa Pilar, nasa Municipality of Pilar. Barangay Balogo Pilar. Pero hindi ibig sabihin yung ibang barangay coastal areas natin ay hindi na magka-storm surge. Malaki po yung possibility. Plus flood. Okay, nangyayari po ito sa mga upland area natin. Plus flood. Yan, mga biglaang pagbaha. How to survive in a plus flood? Naalala nyo pa ba ito? Yung nangyari sa isang university, nag-hiking sila, nabutan ng plus flood sa gitna ng ilog, namatay silang walo. Napakasakit, di ba? Ito kasi yung nangyari. Silang walo, nagyakapan. Ayan. Parang circle yung formation nila. Kaya dinaanan ng malakas na 2 agos ng tubig. Wipe out sila. Mayroon pong technique dyan. Tinatawag po na ng mga expert natin, ha? Arrowhead formation. Pag may papasok na malakas na agos ng tubig, kagad, arrowhead formation kayo. Yung matulis ba? Tingnan nyo yung barko. Bakit matulis yung unahan ng barko? Kasi binibreak niya yung tubig. So tulad nito, nakita nyo may paparating na hazard na malaking body ng tubig. Arrowhead formation kaagad para ma-break yung tubig. Ganito po. Yan. Makakaligtas kayo niyan kahit papano. Okay, yun po yung technique. Landslide. Mayroon bang landslide sa Capiz? Ang Capiz po ay hindi prone sa landslide, pero prone tayo sa tinatawag na erosion. Okay? Tulad yan, erosion. Sinkholes. May mga area po sa Capiz na according sa mga expert natin sa MGB, may mga posibilidad na may sinkholes. Okay? Okay, ito po yung Capiz. Tingnan nyo naman, hindi tayo pulang-pula o masyadong colors, di ba? Hindi tayo masyadong prone sa landslide. Rockslide. Ito, mayroon tayo. Sapian. Sapian area. Sa taas ng bundok, napakaraming bato gumugulong papunta sa populated area sa ilalim. O, tingnan nyo to. Maraming bahay ang nasira dala ng rockslide doon sa Sapian. O, tingnan nyo yan. Ang lalaki ng bato. Ito hindi sa Capiz, pero example lang ng rockslide. Tingnan nyo yung kutsi, nawasak, dala ng pagbagsak ng bato. Okay, ah. Ito, Baguio City. Nalaglag yung malaking bato, tipak ng bato galing sa taas. Luckily, nakasurvive po yung driver. Ligtas po siya. Pero papano naman pag ito ang bumagsak sa inyo? Ang tanong, mabubuhay ka pa pag ito yung bumagsak sa inyo na bato? Drought. Ang Capiz po ay hindi masyadong affected ng drought. Tayo po ay tinatamaan lang ng medyo slight. Tinatawag natin na dry spell. Ano naman yung mga human-induced hazard na posibleng nangyari na, o posibleng mangyari pa dito sa Capiz? Ito, fire. Bakit nagkakasunog? Posible kaya dahil sa electrical? Ito, tinatawag natin na octopus connection. Mahilig yung Pinoy nito eh. May makita lang na pwedeng saksakan, saksak dito, saksak doon. Yan, octopus connection. Yan. Or tinatawag natin na multiple plug connection. So hindi na kinaya ng isang saksakan, ang dami na kasing sinaksak, ayan, nagka-apoy, sunog. Or di kaya'y dala ng K&K. Ito yung paborito ng mga yacht natin ngayon. K&K, nagkakasunog dahil sa K&K. Alam niyo ba yung tinatawag na K&K?
kapabayaan at katangahan. K&K. Kapabayaan at katangahan. Dala ng... Yan, tingnan niyo yan. May iba mahilig mag-overnight charging. Yung iba mahilig lang panda rin yung pan tapos pabayaan. Or di kaya sigarilyo or katol. Ito po yung mga common causes ng fire. Kaya maraming bahay na susunog dahil sa K&K. Tempered fuse. Yung sa mga rural areas natin, ito yung ginagawa nila. Ayaw nang bumili kasi pwede namang itamper dyan eh. O, diba? Kaya, pag nagka-problema yung kuryente, sa halip na mag-breakdown yung fuse, hindi na. Kaya, yan, sunog yung dala. Ito, effects of fire. Ano mga posible pag nagkasunog? Loss of life. Diba? O, tingnan nyo. Nasunog sila. Crispy pata talaga. Pero take note nito, hindi po lahat ng nasusunog or namamatay sa sunog ay sunog yung katawan. Yung iba naman namamatay dahil sa suffocation. Sa usok po, sa usok. Maritime disaster. Ang lapad-lapad ng dagat pero yung mga barko, nagbabanggaan pa. May nagbabanggaan ng eroplano, barko pa kaya. Yellow versus white. Yan, nakasurvive si Yellow. Si White ng Togo. Ano to? M. Vincent Thomas Aquinas, lumubog po. Pila po yung namatay? Ang dami pong namatay. Ang daming missing. Dala ng human-induced disaster. Okay. Yan, yung mga survivors. Yan, kawawang bata o nakasurvive pa. Mga survivors natin napulot sa dagat. Yan. Ito, patay na. Siyempre sa morgue na dinadala, di ba? So, maswerte pag nakasurvive, malas pag casualty. Ayan, air disaster. Hindi may iwasan yan. May nangyayari talagang air disaster. Oil spill. Iloilo. Somewhere in Guimaras. Tignan nyo yan. Ito yung power barge ng National Power Corporation. Nag-spill yung oil niya. Yan. Tingnan nyo nangyari sa mangroves, dala ng oil spill, nasira. Road accident. Yan. Marami niyan. Okay? At isa sa nangungunang aksidente sa mga highways po natin ay dala ng mga motorsiklo. Chemical accidents. Mayroon din nangyayari dito sa Capiz. Kwartero. Tatlong magkakapatid na suffocate ng gas, namatay. Okay? Pumasok sila sa tangke na suffocate sila ng chemicals. Ano pa? Terror plot? Mayroon din ba dito sa Capiz? Okay. Kawawang bata na sabugan ng granada. Yung may dala ng granada, patay din. Naputol pa yung paa. Terrorism. Isa po yan sa mga human-induced hazard na dapat handa tayo. Okay? Sana walang ganyan dito sa Capiz. Tignan nyo. Ginawang crispy pata yung sanggol saka yung nanay. Ang tanong ngayon, can we survive? Can you survive? Tandaan po natin, pagdating po ng kalamidad, pagdating ng disaster, wala pong magsasalba sa inyo. Your life is 100% your responsibility. Kaya kailangan matutunan po natin paano tayo makapaghanda, paano tayo maging prepared pag may dumating na hazard at disaster. Okay, tandaan po natin yan ha. No one is coming to save you. Your life is 100% your responsibility. Sabi nga ng secretary natin ng Department of National Defense, the responsibility in disaster risk management does not lie on DND, NDRRMC, and OCD alone. It is everyone's concern.
Hence, citizens, political leaders, government institutions, private organizations, and civil society organizations must work towards having a resilient nation. So dapat sama-sama po tayo dyan. Sama-sama tayong lahat. Kung ano man yung kulay mo, kulay puti ka, kulay pula, kulay dilaw, lahat sama-sama dapat para tayong lahat ay magiging resilient laban sa kalamidad at mga disasters. Ang disaster po ay hindi na natin ma-stop yan. Pero pwede tayong mag-prepare. Pwede tayong maghanda para tayo po ay maligtas. Yan lang po. Maraming salamat.